buod ng ilang piling kabanata na nagpapakita ng mahalagang pangyayari sa buhay ni Maria Clara. Kabanata 6, si Kapitan Tiago. Ang kabuuan ng kabanatang ito ay umiikot sa paglalarawan kay Kapitan Tiago, kilalang mayaman at impluwensyadong tao. Anak siya ng isang kuripot na mangangalakal sa Malabon, kaya't nakapag-aral ng lohika sa tulong ng isang paring Dominico. Nakilala niya ang magandang dalagang mula sa Santa Cruz na si Pia Alba. Nagtulong sila sa paghahanap buhay hanggang maabot ang karangyaan. Sa 6 na taon na pagsasama ng dalawa ay hindi sila binayaan ng anak, kaya't pinayuhan sila ni Padre Damaso na pumunta sa Obando. Parang dininig ng langit ang kanilang panalangin ng magdalang tao si Pia Alba. Ngunit pumanaw naman ito matapos manganak. Pinangalanan ng sanggol na Maria Clara upang bigyang karangalan ng pintakasi ng Obando. Naging katuwang ni Kapitan Tiago ang pinsang si Pia Isabel sa pagpapalaki kay Maria Clara. Nang magka-14 anyos ang dalaga, ay pinasok siya ni Padre Damaso sa biyaterio. Kabanata 7, ang suyuan sa Azotea. Aligaga at hindi mapakali si Maria Clara sa paghihintay sa kasintahang si Crisostomo na halos 7 taong hindi niya nakita. Nang dumating ang binata, nagbaliktad na ang magkasintahan mula sa kanilang kamusmusan. Inalala rin ni Maria ang mga panahong ginugol sa biyaterio habang pag-aaral naman at pakikipagsapalaran ang ibinahagi ni Crisostomo. Ipinaliwanag ng binata sa kasintahan na ang kanyang paglayo ay higit na malagang bagay upang makapag-aral para sa kinabukasan ng bayan. Dali-dali namang namaalam at umuwi ang binata nang maalala ang namayapang mga magulang. Kabanata 27, Dapit Hapon. Sumama si Crisostomo sa pamamasyal ni Maria Clara kasama ang mga kaibigan. May nakita silang isang kitungin sa plaza, maawit sa tugtog ng kanyang gitara. Lahat ay pinandidirian ng kitungin maliban kay Maria Clara. Nawang dalaga kaya binigay niya ang mamahaling agnos ng kanyang amang si Kapitan Tiago. Kabanata 36, Mga Suliranin. Nananangis si Maria Clara dahil pinagbawalan na silang magkita at magkausap ni Crisostomo habang hindi pa inaalis ang eskomunyon sa binata dahil sa nangyari kay Padre Damaso. Sa pagbalik ni Kapitan Tiago mula sa kumbento, sinabi nitong inutusan siya ng pari upang sirain ang kasunduan ng pagpapakasal ng dalawa. Idagdag pa ang paglalaan ng bagong mapapangasawa na kamag-anak ni Padre Damaso. Kabanata 44, ang pangungumpisal. Magkahalong lungkot at pag-aalala ang naramdaman ni Padre Damaso nang makita ang kalagayan ng anak na si Maria Clara. Mariin niyang hinawakan ang kamay ng dalaga at binulungan na huwag mamamatay. Pinunasan ng kura ang kanyang luha ay kinagulat ng lahat na nakikita sa pangyayari. Kabanata 48, ang talinghaga. Pumunta si Crisostomo sa bahay ni Kapitan Tiago upang dalawin ang may sakit ni si Maria Clara at upang ibalita ang pagkakaalis ng kanyang eskomunyon. Ngunit biglang nawala ang kanyang kasiyahan nang makita ang kasintahan na masayang inaayos sa mga bulaklak kasama ng binatang si Linares. Nagulat si Linares at namutla naman si Maria Clara. Sinubukan ng dalaga na tumayo upang makalapit sa binata, ngunit hindi pa niya kaya. Nakipag-usap naman si Crisostomo, ngunit umalis din kaagad. Kabanata 60, ang pagpapakasal ni Maria Clara. Dumating si Linares at ang mag-asawang de Espadanya sa bahay ni Kapitan Tiago. Nangihina at namumutla naman si Maria Clara ay inarap niya ang mga ito. Kabilang sa napag-usapan ay ang pagpapakasal ni Linares at Maria Clara. Habang may pagtitipon sa kanilang tahanan, pumunta si Maria Clara sa Azotea. Natanaw niya roon si Ibarra at si Elias. Dumaan lamang si Crisostomo upang sabihin sa dalaga ang kanyang damdamin at palayain ang kasintahan sa kanilang kasunduan. Ipinagtapat ni Maria Clara sa binata na napilitan lamang siyang magpakasal kay Linares at talikuran ang kanyang tunay na nararamdaman alang-alang sa namayapang ina at sa dalawang amang nabubuhay pa. Tanging si Ibarra lamang ang kanyang minamahal at hindi si Linares.